Ang ating kwento ngayon ay isang drama fantasy film na ang pamagat ay About Time. Simulan na natin. Ang Lake family ay nakatira sa mapayapang lugar sa tabi ng dalampasigan. Ito ang kanyang ina na ang pangalan ay Mary. At ito naman ang kanyang ama, ang pangalan ay James. At ito naman ang kanyang uncle na makakalimutin, ang pangalan ay Desmond. Ito naman si Tim, ang bida sa pelikula. Ito naman ang kanyang kapatid na si Catherine o Kit Kat. Kada taon, nagdidiwang sila ng New Year's Eve at iniimbitahan nila ang kanilang mga kaibigan. Habang nag-iikot si Tim, hinaila siya ng kanyang kaibigan ni si Jay. Habang nagka-countdown, ang babaeng kanyang sinayaw, na si Polly, ay hahalikan na sana siya. Pero pinigilan niya ito at umalis. Sumunod na araw, nagising si Tim na may hangover. Pumunta siya sa opisina ng tatay niya. Ang tatay niya ay may sasabihin sikreto sa kanya na di pa nalalaman ng kahit sino. Ayon sa tatay niya, ang lalaking pinanganak sa kanilang pamilya ay may kakayahang bumalik sa nakaraan. Pero ito ay limitado lamang. Hindi sila pwedeng bumalik sa nakaraang hindi pa nila nararanasan o sa lugar na hindi pa nila napuntahan. Para magawa ito, kailangan nilang pumunta sa madilim na lugar at isipin ang nakaraan gusto nilang balikan. At mababalik sila dito. Si Tim naman ay di naniniwala sa kanyang ama. Para malaman na ito ay isang kalokohan lang. Pumasok si Tim sa isang closet at inisip ang New Year's Eve. Ilan segunda, lumabas siya sa close at nagulat na ang damit niya kahapon ang kanyang suot. Ang musika at mga usapan ay naririnig niya sa baba. Bumaba siya at biglang hinaila ni Jay. Iniwasan niya ang lamesang natamba niya nakaraan. Sa countdown naman, kinalikan niya na si Polly. At natuwa dito si Polly. Tapos nun, pumasok siya sa closet at bumalik sa hinaharap. Ngayon ay, naniniwala na siya sa sinasabi ng kanyang ama. Nakinig siya sa mga experience ng kanyang ama. Binalaan siya ng tatay niya na huwag gamitin ang kakayahan sa pera o pangloloko. Sinabi naman ni Tim na gagamitin niya ang ito para makahanap ng paibig. Summer, si Kit Kat ay inimbitahan ng pinsan ng kanyang boyfriend na si Charlotte na magstay sa kanilang bahay ng dalawang buwan. Habang nagpapaaraw ang magpamilya, si Charlotte ay nagpapalagay ng lotion kay Tim. Habang naglalagay ito, naitapon niya ang laman ng lotion. Sa hiya ay tumakbo si Tim at bumalik sa nakaraan. Ngayon ay nag-ingat na siya. Sa nagdaan na araw, si Tim ay kinukuha ang loob ni Charlotte pero lagi itong bigo. Dumating huling araw ni Charlotte sa bahay. Kinagabihan, bago umalis si Charlotte, si Tim ay umamin ng nararamdaman kay Charlotte. Sabi ni Charlotte ay kung umamin siya noong isang gabi ay baka sinagot siya nito. Nag-isip si Tim, bumalik si Tim sa nakaraan at umamin kay Charlotte. Pero itong araw na ito, ang sabi ni Charlotte ay sabihin niya na lang ito sa kanyang nararamdaman sa huling araw niya. Nalaman ni Tim na wala siyang pag-asa kay Charlotte. Kahit ano pang gawin niya, sa huli ay sumuko na si Tim. Sa araw na umalis na si Charlotte, si Tim naman ay umalis na rin at pumunta sa London. At tumira at sa kaibihan ng kanyang tatay na si Harry. Si Tim ay sabik sa kanyang bagong buhay. Pero nagbago ito nang malaman niyang si Harry ay masungit. Sa mga unang anim na buwan, wala pa rin nahahanap na pag-ibig si Tim. Sa pagiging abogado niya ay puro lalaki ang kanyang katrabaho. Nagbago ang kanyang kapalaran nang dinala siya ni Jay sa isang restaurant. Sa restaurant na ito ay ang mga tao ay kumakain ng sobrang dilim. Dito ay nakaupo sila sa tabi ng dalawang babae, na ang pangalan ay Mary at ang kaibigan nito na si Joanna. Sa kadiliman, si Tim at Mary ay nagkakamabutihan at nag-enjoy. Pagtapos nilang kumain, si Tim at Jay ay nakita ang mukha ng kanilang kausap. Si Tim ay nabighani nang makita si Mary. Na in love dito si Tim. Binigay ni Mary ang kanyang number kay Tim bago sila maghiwalay. Si Tim ay sobrang saya habang papauwi. Pag-uwi niya ay sinalubong siya ni Harry na galit. Dahil nakalimutan ng actor ang linya sa kanilang show. Sa kagustuhan ni Tim ayusin ito, bumalik si Tim sa nakaraan. At sumali sa show ni Harry sa Chetro. Nilapitan niya ang lead actor. At sinabihang praktisin ang kanyang linya. Gumana ito, pero isang actor naman ang nakalimutan ang linya. Bumalik na naman si Tim sa nakaraan. At tinulungan ito, ang show ay naging matagumpay. Subalit, tiningnan ni Tim ang kanyang phone. Nalaman niyang wala na ang number ni Mary. Ang pagbalik niya ay nagtamo ng pagbura sa alaala nila ni Mary. Nalulungkot si Tim. Nag-almusal sila ni Harry kinaumagahan. May pinabasang newspaper si Harry. Nakita dito ni Tim ang exhibition ni Kate Moss. Naalala niyang si Mary ay fans ni Kate Moss. Araw-araw siyang naghihintay sa exhibit, umaasang makita si Mary. Matapos ang buong linggo, si Mary ay lumitaw. Kinakabahang nilapitan ito ni Tim. Pero hindi maganda ang paglapit ni Tim. Nalaman niyang may boyfriend si Mary na si Rupert.
Nalaman ni Tim na si Mary at Rupert ay nagkakilala sa party ni Joanna. Inalam niya pa ang mga detalye. Bumalik sa nakaraan at binago ang mga pangyayari. Si Tim ay pumunta sa party ni Joanna. At kinumbinsi si Mary na lumabas sila bago pa dumating si Rupert. Si Mary ay nagdadawalang isip. Pero pumayag ito, habang paalis sila, nasalubong nila si Rupert. Samantala, ang dalawa ang kumain at nagkakamabutihan. Kinitid ni Tim si Mary sa kanyang bahay. At niyaya ni Mary si Tim sa kanyang bahay. Ang pangyayari ay naging maromansa. Pumunta sila sa kwarto, pero si Tim ay nadulas at si Mary ay nahihirapan tanggalin ang bra niya. Si Tim ay napapangitan sa kanyang unang experience. Bumalik siya sa nakaraan, pero dito ay naging wild ang pangyayari. Si Tim ay ilang ulit bumalik sa nakaraan, para romansahin si Mary ng paulit-ulit. Buwan ang lumipas, ang relasyon ng dalawa ay maayos pa rin. Ang dalawa ay nagsama na sa isang bahay. Habang nasa Chetro kasama ang kaibigan na si Rory. Nagkita muli si Tim at Charlotte. Pero ang pag-uusap ay hindi naging maganda. Bumalik ulit, at palpak pa rin. Sa pangatlong subok, hindi niya na ito nilapitan. Pero si Charlotte ang lumapit sa kanya. At nag-usap, inimbitahan siya ni Charlotte na kumain. At sinabi nito na nagsisi siya na hindi niya sinagot si Tim. Nagpasama si Charlotte sa kanyang apartment. At niyaya si Tim na pumasok. Pero si Tim ay umalis. Habang papauwi na realize niyang mahal na mahal niya si Mary. Nagmadali pa uwi, ginising si Mary at niyaya itong magpakasal. Hindi ito naging romantic, kaya sinubukan niya ulit. Sa pangalawa ay sinagot na siya ni Mary. Summer, dinala ni Tim si Mary sa kanilang bahay para makilala ng pamilya. Si Mary at ang ina ay nag-uusap. At si Tim at ang ama ay magkasama. Nagulat siyang ang kanyang kapatid ay nasa bahay din dahil sa pangit na karanasan sa London. Ang pamilya ay masaya nang sinabi ni Tim na magpapakasal na sila at buntis si Mary. Ang kanilang kasal ay naging romantic at puno ng kaligayahan. Kahit na meron pang bagyo noon, ang tent ay hinangin, ang lahat ay pumasok sa bahay. Si Tim ay bumalik sa nakaraan para palitan ang best man. Si Rory, Harry at Jay dahil puro palpak ang sinabi nito. Hanggat sa ang tatay niya ang pinili niya. Ilan buwan ang lumipas, meron na silang anak na si Posey. Si Tim ay na-mesmerize sa pagpapalaki ng anak. Lumipat sila sa bagong bahay. At malapit na ang birthday ni Posey. Bisita nila ang kanyang pamilya at kaibigan. Si Kit Kat ay wala pa. May dumating ito ay ang boyfriend ni Kit Kat na si Jimmy. Si Kit Kat at Jimmy ay may pagtatalo kaya nag-drive ito mag-isa. Si Kit Kat ay lasing at naaksidente habang nagmamaneho. Para iligtas ito, bumalik si Tim sa nakaraan. Sinundo niya ito sa bahay. Pero, hindi ito umubra. Sinabi ni Kit Kat na lagi silang nag-aaway ni Jimmy. Sinabi niya ang sikreto niya dito. Dinala niya si Kit Kat sa nakaraan. New Year's Eve nang makilala ni Kit Kat si Jimmy. Dito imbis na makipag-flirt kay Jimmy. Sinuntok niya ito. Ang magkapatid ay bumalik sana sa hinaharap. At nagulat si Kit Kat dahil meron siyang nararamdaman para kay Jay. Sa panahon na ito, si Jay na ang kanyang kasintahan. At maganda ang kanilang relasyon. Masaya si Tim dahil nabago niya ang kapalaran ng kanyang kapatid. Umuwi na si Tim sa kanyang bahay. Na napag-alaman niyang naging lalaki ang kanyang anak. Ang pangyayaring ito ay nagulat si Tim. Agaran siyang bumalik sa nakaraang ipapanganak pa lang si Posey. At kinausap ang ama, sabi ni James, na kung ano man ang baguhin niya. Sa kanyang nakaraan bago ipanganak ang sanggol ay pwede itong magiba. Kung gusto niyang magstay si Posey, hindi niya pwede baguhin ang nakaraan bago ipanganak si Posey. Si Tim ay bumalik sa nakaraan, para baguhin ang nakaraan ni Kit Kat na hayaan itong maaksidente. Habang nasa ospital si Kit Kat, si Tim at Mary ay sinamahan siya magpagaling. Pinayuhan nila ito ng mabuti. Naalala ni Tim na masaya ang naging relasyon niyo kay Jay. Pinayuhan niya itong makipag-date kay Jay. Umuwi si Tim sa bahay. Ang anak niya ay babae na si Posey. Ang dalawa ay nagdesisyon dagdagan si Posey. Pumayag si Mary. Nasundan ng si Posey 2 years ang lumipas. Isang gabi, tinulungan ni Tim si Mary sa masusuot nito sa meeting. Pero aksidenteng nasira ni Posey ang mga dokumento ni Mary. Babalik na sana si Tim sa nakaraan nang biglang tumawag ang ina ni Tim. Sinabi nitong may cancer ang ama. Si Tim, Mary at Kit Kat ay pumunta sa bahay ng ama. Kinausap ni Tim ang kanyang ama. Ang kanilang pagbabalik sa nakaraan para iwasan ang sakit ni James ay may kabayaran. Pwedeng hindi ipanganak si Tim at Kit Kat. Sa huli, ang pagbabalik sa nakaraan ay hindi naayos ang lahat. Sa natitirang araw ni James, tinuruan ni James si Tim ng mahahalagang aral sa kanilang kakayahan.
Ang una ay mamuhay ng natural kahit ano pang problema. Pangalawa, pagtapos niya ma-experience ang lahat sa isang araw, pwede siyang bumalik sa nakaraan at baguhin ang mga pangyayari. Sinunod ni Tim ang payo ng kanyang ama, sa kasiyahan at mga problema. Gayunpaman, meron araw na gusto niya balikan. Ang araw na nabubuhay pa ang kanyang ama, hindi pa siya handang mawala ang ama. Final ika ni Tim ang mga araw na malusog pa ang ama, kahit napatay na ang ama niya. Nakakabalik pa rin siya sa nakaraang buhay pa ang kanyang ama. Isang araw, si Mary ay nabsabi kay Tim na dagdagan pa ang kanilang anak. Si Tim ay nag-aalinlangan dahil ibig sabihin nito ay hindi na siya pwedeng bumalik sa nakaraan na buhay pa ang kanyang. Sa lalim ng kanyang iniisip, hinayaan niya ang panahon na lumipas. At pumayag na rin siya na dagdagan ang anak. Ilan buwan ang lumipas, si Mary ay malapit ng manganak. Ito na ang huling pagkakataon ni Tim para bisitahin ang tatay sa nakaraan. Bumalik siya sa nakaraan at naglalaro sila ng table tennis. Nakita ni James na malungkot si Tim. Na-realize ni James na ito na ang huling sandali nilang mag-ama. Tinanggap ito ni James. Pero bago matapos ang sandali na ito, bumalik silang dalawa sa nakaraang si Tim ay bata pa. Sila ay masayang naglalaro sa dalampasigan. Si Tim ay nagpaalam na sa kanyang tatay at bumalik na sa hinaharap. Ang kanyang pangatlong anak ay pinanganak na. Ilang taon ang lumipas, si Tim ay natural na nabubuhay. Kasama ang pamilya meron lungkot at kasiyahan. Si Kit Kat naman ay nagkaroon na rin ng anak kay Jay. Isang araw, hinayaang niyan matulog si Mary at siya ay naghahanda ng almusal para sa mga anak. Masaya ito, si Tim ay nagdesisyon na hindi niya nagagamitin ang kapangyarihan at mabubuhay ng normal sa araw-araw. Sa oras na ito, nag-appreciate na ang mga pangyayari sa kanyang buhay.